Mrs. Pasalito! Ito ba ang anak niyo? Anak! Nakita ko nun sa harap ng gate eh. Umiiyak eh. Anak! Sabi ko naman sa'yo, huwag kang lalayo sa akin. Saan ko ba nagpupupunta? Nalingat lang ako na wala ka na. Kala ko, anak, na tumangay na sa'yo. At ako, mamang pulis, maraming salamat po. Wala po nga naman, Mrs. Boy, Pasalito. Huwag kang kung saan sana pupunta, ha? Alam mo, mahirap mawalay sa magulang. Opo. Tandaan mo yan, ha? Opo. Oh, sige. Sige po, Mamang Pulis. Maraming salamat po. Wala po nga naman, Mrs. Santos. Tatay. Fan mo. Lahat ng kanta mo, paborito ko. Ako pala si Perla. Siya si Boyet. Hello. Mga anak ko at apo ko. Siya nga pala. Nabalitaan ko nangyari sa anak mo. Kondolensa. Salamat po. Kaya mo yan. O, alam ko matatag ka. O, sige ha. Mauna na kami. Sige. Darius. Siyang sikat na aktor at mga awit noong dekada 70. Tatlong beses din siyang nagsilbing konsihal ng lungsod ng Mandaluyong. Subalit sino nga ba siya sa labas ng showbiz at labas ng politika? Lumaki sa piling ng kanyang lola at nahiwalay sa kanyang asawa. Wala siyang ibang hinangad kung hindi ang maging isang mabuting ama. Ngunit paano maipagpapatuloy ang pagiging isang ama kung ang mga anak mo'y kapwa maagang binawian ng buhay? Mga kaibigan, samahan niyo po akong tunghayan ang malungkot na kwento ng buhay ni Darius Apasyonado, na mas kilala natin sa pangalang Darius Razon. Wow! Thank you, Daddy! Ang ganda-ganda naman po nitong dal na ito. Wala bang kasi Daddy dyan? Thanks, Dad. Mami, look. Binigyan ako ni Daddy ng remote control car. Masaya na nakabalik na ako. Siyempre masaya ako. Tinan mo ngayong mga bata, tuwang-tuwa. Kaya lang ano? Kaya lang pagod na kasi ako sa sitwasyon nating dalawa. Ang tagal nating nagkalayo. Love, naiintindihan mo naman yung trabaho ko, hindi ba? Maswerte nga tayo at kahit papano, kilala pa rin ako. Alam mo, maski sa Japan, may mga fans pa din ako. Alam mo ba, tuwang-tuwa sila kapag kinakanto ko yung mga sikat kong kanta dati. Kabisado pa nila pati yung Shadows of the Night. Sinasabayan pa nila ako sa pagkanta. Nang makilala kita, aking sinta,
Ang mundo ko'y biglang lumigaya at umapaw ang galak at tuwa pag ikaw ay laging kasama. Ang ganda naman ito, love. Lang huwag ka mag-alala. Magbabago na ang lahat. Magpo-focus na ako dun sa bar natin. Hindi na ako alis para hindi na tayo magkalayo. I missed you so much. Everybody knows how much I love you. Everybody knows how much I care. Daddy, hindi ko naman maintindihan yung kinakanta niyo. O nga, Dad. Pang old people naman yan eh. Kaya talaga, ano ibig niyo sabihin? Old ng daddy niyo? Old ng daddy niyo? Daddy, asan na si Mami? Bakit hindi pa siya umuwi? Eh, nasa trabaho pa ang mami niyo. Eh, siya kasi nag-aalaga ng bar natin eh, kaya mamaya-maya pa siguro yung dating nun. Daddy, kwentuhan niyo naman po kami ni Kuya. Oo nga, Daddy. Sige na, please. O, anong kwento naman ang gusto niyo? Kwento niyo ulit sa amin yung story nung bata pa kayo. Tsaka, kung paano kayo nag-meet ni Mami. Hindi pa talaga kayo nasasawa sa kwento na yun? Hindi po, kasi maganda po yun. O, sige na. Ganito kasi. Lumaki kasi ako sa lola ko. Nanay Miling yung tawag sa kanya. Nay, pwede po ba akong pumunta sa plaza? Kasi may singing contest doon. Gusto kong manood. Magde-deliver pa tayo ng paninda. Sige, nanay. Gusto ko kasing maging singer at artista paglaki ko. Sino tutulong sa akin mag-deliver ng mga to? Naghihintay na yung mga parokyano natin. Hayaan na lang natin silang maghintay, Nay. Manood na lang tayo ng konti sa plaza. Lagi na lang tayong nagtitinda. Huwag matigas ang ulo, ha? Ito lang ang hinabubuhay natin. Paano tayo kakain kung hindi na tayo magtatrabaho? Hay! Ulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay ko. Mag-aral, tinda, hapon, ngayon, bukas, at sa mga susunod pang bukas, puro na lang aral at tinda. Bakit kaya ganito ang tadhana ako? Pare-pareho na lang ang nagaganap. Paulit-ulit na lang na pasakit. Hoy, Darius. Kung makasagot ka, akala mo aping-api ka. Magpasalamat ka nga at nag-aaral ka at may kinakain ka tatlong beses isang araw. Alam mo ba may mga bata dyan, hindi nakakapag-aral at walang makain. Matuto ka maging maligaya kung anong meron ka ngayon, ha? Dahil hindi mo alam kung meron ka pa niyan bukas. Ha? Alam mo, Darius, walang permanente sa mundo. Ha? Namnamin mo lahat sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Magpasalamat ka dahil hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Nay, umakting lang naman ako eh. Pwede na ba akong maging artista? Ikaw talaga, napakapili mo ang bata. Sige na. Mahigpit sa akin si Nanay Miling. Habang nag-aaral ako, tinutulungan ko din siya sa hanap buhay. Pero kahit istrikta siya, mahal na mahal niya ako. Katunayan, supportive siya sa akin sa pangarap kong maging singer. Hanggang sa paglaki ko, na-discover ako sa tawag ng tanghalan. Pagkatapos nun, nagtuloy-tuloy na. Naging sikat akong singer at artista. Kasabayan ko noon si Vilma Santos, Edgar Mortiz, Nora Honor, Tirso Cruz III. Lumalabas ako sa TV at sa mga pelikula. Ka-love team ko noon si Rodora Silva at Geraldine. Naging love triangle kami. Pero ibang babae ang nagpatibok ng puso ko. Dada, kanina ko pa tinitignan ng mga dalagang yun. May gusto ata sa'yo eh. Oo nga eh. Mukhang unang beses na nakakita ng gwapong artista eh. Ang gwapo pala talaga ni Darius Razon, no? Ang swerte talaga ni Rodora Silva. At ni Geraldine.
Grabe, ang dami talaga nagkakagusto sa kanya. Isipin mo, may Rodora Silva na nga, may Geraldine pa. Pero parang may iba siyang nagugustuhan. Sino? Oh, bakit ako hindi nuturo niyo? Kanina ko pa nga napapansin, nakatingin siya sa'yo eh. Baka hindi sa'kin. Nakakaingit ka talaga. Oo nga, Lynn. Andiyan na siya. Oh my God, malapit na siya. Good evening, girls. Hi! Ako nga pala si Darius Razon. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Napakagandang pangalan. Kasi ang ganda mo. Until then, I'll be waiting. Hello? Da. Punta ka na lang dito, Da. May konting problema. Oh, sige, sige. Pupunta ako ngayon dyan. Okay, sige. Mga anak, matulog muna kayo. May lakad lang ang daddy, ha? Papa. Sige na, tulog na, tulog na. Bert! Da? Ang problema? Sa'yo, Da. Alam, anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat kong tanong. Anong ginagawa mo dito? Dito pa mismo sa bar natin? Pare, let me explain, pare. Hindi ka makinakausap ko, ha! Boy, sige na, iwanan mo na ka na, please. Lynn, ano ibig sabihin nito? Alam, patawarin mo ko. Ang tagal mong nawala. Hindi ko kaya ng ganitong klaseng buhay. Lynn, bakit mo nagawa sa akin to? Nagpapakahirap ako sa ibang bansa para sa'yo, para sa pamilya natin. Mag-isa ako ron! Malayo sa'yo at sa mga anak natin, pero tiniis ko dahil mahal na mahal ko kayo. Mahal ko din yung mga anak natin. Mahal kong pamilyang to at mahal kita. Sawang-sawa na ako. Na parati mo na lang kami iniiwan. Na ano? Na walang klaseng gantong buhay? Ano ibig mo sabihin? Napatawarin mo ang pinusawang-sawa na ako. Hindi na ako masaya sa'yo. Umalis ka na? Ayaw na kitang nakita. Umalis ka na! Gustuhang maging maligaya ang kanyang asawa, nagparaya si Darius. Tuluyan na silang naghiwalay. Isinama ni Lynn ang anak na si Darlene at pansamantala silang nakipisan sa tahanan ng mga magulang nito. Naiwan kay Darius si Denver. Subalit hindi magtatagal, hindi rin makakayanan ni Darius ang pagkakahiwalay kay Darlene. Darlene? Darlene! Kukunin ko na si Darlene.
sa'yo na nga si Din, pati si Darling, kukunin mo pa? Lin, ayoko nang mawalay sa mga anak ko. At ayoko magkahiwalay si Denver at si Darling. Alam mo kung gaano ko sila kamahal. Pinalaya na kita dahil gusto ko itong maging maligaya. Pero huwag mo nang kukunin sa akin ang mga anak ko dahil sila lang ang kaligayahan ko ngayon. Alam mo kung gaano ko kamahal ang mga bata. Huwag mo namang gawin sa akin to. Lin, alam mo kung anong pinagdaanan ko. At ayoko mangyari sa mga bata kung ano nangyari sa akin. Dadalaw tayo lagi sa tatay mo sa mga ginanak. Patawarin niyo ako, mga anak. Okay, mag-alam, makikita pa tayo. Promise ni Mami. Hindi kayo pababayaan ni Daddy, ha? Nagmula ako sa isang broken family. Kaya naman napakasakit sa akin na makitang mawasak din ang sarili kong pamilya. Pero ganyan talaga ang buhay. Gaano man kapait, kailangang lunukin. Nagpatuloy pa rin ako sa pag-perform at sa pagninegosyo. Ako na lang mag-isa ang nagpalaki kina Denver at Darlene. Sa kanilang dalawa umikot ang mundo ko. Lahat ng pagsisikap ko para sa mga anak ko, hanggang sa mahikayat ako magsilbi sa publiko. Madalas ako dito nung bata pa ako. Dito ako tumatambay pag nalulungkot ako. Pag meron akong problema. So parang eto na yung mall mo, Daddy. Anong mall? Paano naman naging mall ang Pierre? Hindi, kasi ako pag-depress, sa mall ako tumatambay. At si Marianin, kuya. Oo. Parang ito na nga yung mall ko. Pero siyempre, hindi ako nagsa-shopping dahil wala naman akong pera pa shopping. Pero teka lang, Dad. Ba't yung po ba kami hindi nila ni Darling dito? Malungkot po ba kayo? Hindi naman. Pero sabi niyo po kasi pag malungkot kayo, dito po kayo nagpupunta. Hindi, alam niyo kasi mga anak. Medyo naguguluhan lang kasi ako. Tungkol saan, Daddy? Alam niyo namang marami nag-aalok sa akin na tumakbo bilang konsehal. I'm not sure if I should. Kinakabahan ako eh. Pero Dad, akala ko nakapag-decide na kayo. Alam niyo kasi, iba kasi ang pagiging nasa public service eh. Pagiging isang politiko. At mas malaki at mas mabigat ang responsibilidad ng pagiging isang politician kaysa yung pagiging isang entertainer. Pero Dad, huwag kayong kabahan. Politics runs in the family. Oo nga naman, Dad. And maraming mga taga-Mandaluyong yung gustong tumakbuka. Mahal ka nila, may tiwala sila sa'yo. You're destined to serve the people. Tungkol ni Daddy, kayang-kaya mo yan. Salamat mga anak, ha. Alam niyo, kayo lang talaga nagpapalakas ng loob ko eh. Feeling ko tuloy, hindi ko lang kayo mga anak. Para ko kayong mga kaibigan. Mga kapatid. Si Daddy talaga nagpapabata na naman.
Masira ang boses niya niya, tama siya. Taong 1992, nang una akong tumakbo bilang konsehal sa Mandaluyong. Inais kong magsilbi sa tao pero sadyang malupit ang kapalaran. Simula noon, magsisimulang bumaliktad ang mundo ko. Hi, Daddy! Ano ba yung mabango na amoy ko, ha? I cook spaghetti for you, Dad. This is my thank you gift to you para sa bagong townhouse natin. Wow! Oh, sweet naman ang baby girl ko. Daddy, I'm not a baby anymore. Wala lang yun. Lambing lang yun. I have something for you. Talaga, Dad? Wow! Ano to? Hindi ko naman birthday, ah. Wala lang yan. Parang thank you gift ko lang yan para sa'yo. For being such a good daughter. Thank you, Daddy. Daddy! Dad, Darlene! Gusto natin, baka mali tayo sa bilangan ng boto. Ang buti ba? Punta tayong headquarters. Pero Dad, get ready for your victory. I'm sure, ikaw may pinakamaraming boto. Ay, kumain muna tayo bago tayo umalis. O sige ha, tikma ko nga yung luto ng anak ko. Sarap yan! Swerte ko naman, maganda na yung anak ko, magaling pa magluto. Si Daddy talaga, sip-sip na naman. Tikman ko, ha? Sige. Ano yun? Parang may nasusunog, ha? Oh my God, yung toast! Aray! Oh, anak. Dahan-dahan lang kasi. Alam mo, hindi mo na kailangan magluto ng toast. Marami naman to spaghetti. Sige na, nagmamadali tayo. Inaantay tayo ni Tito Vic at Tita Virginio. Sige na, kumain na kayo. Sige na, bilis. Kukunin lang ako, ha? Tagal na mo ng bilangan. Naantok na ako. Tito Virgie, mauna na po kaya tayo? Sige, pagod na rin itong mga bata eh. Sumabay ka na kaya sa amin. Sige po, sa bahay na po namin kayo matulog para po may kasama ako sa bahay. Sige, magpaalam ka na sa Daddy na. Daddy, mauna na po kami ni Tito Virgie. Sa bahay na po natin siya matutulog para naman po may kasama ako. Oh, sige, pero may iwan na muna kami dito ng Tito Vic mo, ha? Mauna na kami. Vic, mauna na kami. Sige, ingat, ha? Don't worry, Daddy. You're gonna win. Tito Vic, mauna na po ako. Sige, ingat. Kay Denver. Bye.
Empress, kasama sa napinsala ng apoy ay ang buhay nila Darling, ng kanyang tita Virgie at ng mga anak nito. Kasabay pa nito, natalo din si Darius sa eleksyon. At dahil sa pagkakasulog ng kanyang bahay at pagkakaubos ng kanyang pera sa pangangampanya, nabaon sa utang si Darius. Muling nanirahan sina Darius at Denver sa luma nilang bahay. Hindi kita mapapasweldo ngayon, pero mabawi ako sa'yo. Alam mo, baon na baon kami sa utang eh. Di ba, pag nakaluwag-luwag ako, mabawi talaga ako sa'yo. Okay lang po yun, sir. Naintindihan ko po. Alam ko namang mahirap ang sitwasyon nyo ngayon eh. Maraming salamat ha. Pasensya ka na. Wala po naman. Sige po, sir. Tatapusin ko na po muna yung ginagawa ko sa labas. Daddy, nandito si Darlene. Look. I have something for you. Ano to? Hindi ka naman birthday, ah. Wala lang yan. Thank you, gift ko lang yan para sa'yo. For being such a good daughter. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. She have to die. Ang bata pa ni Darlene. Anak, may mga tanong talaga na mahirap sagutin. I know it's difficult. But we have no choice. We have to be strong. Tayong dalawa na lang ngayon. Pero at least we still have each other. Pero Daddy, nami-miss ko na si Darlene. I miss her so much. Ako din, anak. I miss her too. Gustuhin ko bang mabuulit ang pamilya namin? Sadyang hindi na itinakda ng tadhana. Masakit ito para sa akin. Lalong-lalo na sa nag-iisa ko ng anak na si Denver. Oh, Den! You're just in time for dinner. Halika, kumain na tayo. Si Mami po. Tita Mau, bakit kayo nandito? Den, dito muna titira ang Tita Mau mo. Bakit po? Wala nang mami mo eh. Bumalik na sa Japan. Kaya dito muna titira ang tita mo para may kasama ka. Pupunta din ako sa Japan eh. Susundan niyo po si mami sa Japan? Hindi anak. Kailangan ko magtrabaho doon. Baon na tayo sa utang at kailangan ko mag-ipon. At malabo na magkabalikan kami ng mama mo. Dahil may ibang pamilya na siya sa Japan eh. Tumuloy ako sa Japan at doon nagtrabaho ako bilang waiter at entertainer. Nagsikap ako sa pagkayod habang naiwan naman si Denver sa Pilipinas.
Tiniis ko ang lahat para sa kanya. Madalas, nalulungkot ako kapag naiisip ko siya. Miss na miss ko ang mga anak ko. Pero makalipas ang ilang taon, nakaipon na din ako ng sapat. Everybody knows I'm crazy about you. Everybody knows but you. Denver. Dad! Sobrang namiss kita, anak. Laki-laki mo na. Binata ka na. May girlfriend ka na ba? No, I'm serious, Dad. Kailan ka ba babalik sa Japan? Abay, kararating ko pa lang. Pinababalik mo na ako agad. Di naman. Ayoko nga bumalik ka na dun eh. Gusto ko dito ka lang. Alam mo, may good news ako sa'yo. Medyo malaki-laki yung naipon ko sa Japan. And that means mas mahaba-haba yung pagsasama natin ngayon. Talaga, Dad? Yes. Alam mo, kumain muna tayo at nagutom ako sa biyahe. Sige, sige. Napakasaya namin mag-ama nang magkita ulit kami. Si Denver, gaya ko dati, nagpa siya rin pumasok sa showbiz para makatulong sa akin. Marami ang nagsabing like father, like son talaga kami ni Den. Bukod sa may itsura din ng anak ko, mahusay din itong kumanta at tumarte. Lumabas siya sa ilang mga pelikula at naging mainstay din siya sa Dad's Entertainment, kung saan nakilala niya ang girlfriend niyang si Vanessa Rivera. Hindi nagtagal, dahil gusto ko makapaglingkod sa publiko, muli akong tumakbong konsehal ng Mandaluyong sa ikalawang pagkakataon. This time, nanalo ako. Let's toast for my dad on his victory! Congratulations, Mr. Darius Razon, ang bagong konsehal ng Mandaluyong. Congratulations, Tito Dar! Thanks, Den. Thanks, Vanessa. And thank you for campaigning for me and for your support. Okay lang po yan, Tito Dar. Sure naman mananalo kayo dahil marami pa rin nagmamahal dito sa inyo sa Mandaluyong. Isa pa, marami pa rin kayong fans. Ganyan talaga ang mga Razon. Very lovable and very much love. Alam niyo naman, dapat talagang tayo ngayon. Kailangan seryoso na tayo kasi, syempre, nandito na tayo eh. Urgent daw eh. Tito Dar? Yes. Kasi nag-page po sa hand si May, nahanap ako. Pasensya na po, No problem. Is everything okay? It's okay. Ganyan lang po talaga sa akin si Ma. Palagi nag-check strike po siya sa akin. Gusto niya malaman kung nasan ako lagi. Okay, sige. Hatid ko na po siya, Dad. Oh, sige. Basta ingat lang sa pag-drive din, ha? Palagi naman po, Dad, eh. Sige po, ha. Sige na ako. Kapaalam na po kami. Pasensya. Ingat kayo. Sige. Bye po. Ingat po kayo. Ganun lang po kasi kami sa Mandaluyong. I'm okay na din. Thanks. Are you sure? Yeah, I'm sure. Matt, tutuloy na din po si Denver kasi yun na talaga. Okay. Bye po, tita. Sige na. Alam mo, ikaw ang tigas na ulo mo. Ilang beses na kitang sinabihan, tigilan mo na yung pagdidikit sa mga rason na yan, ha? Ang dami-dami yung manliligaw, mayayaman pa. Bakit yung lalaki yung pampinili mo? Mami, mahal ko si Denver. Mahal? Pwes, itong tatandaan mo. Turuan mo yung puso mo na kalimutan yung lalaking yan. Hindi siya ang lalaking para sa'yo. Wala kang mahihita dyan. Hindi kita pinalaki para sa kanya lang, okay? Pasok! Napakahigpit ng ina ni Vanessa sa kanya. Lagi siyang kinagagalitan, kaya naman labis ang pag-aalaga ng anak ko sa kanya. Mahal na mahal siya ni Den. Kaya minahal ko na rin siya para kong anak. Baby, what's wrong? Sumasawa na ako sa mami ko din. Nasasakal na ako sa kanya. May sarili kong buhay. May sarili akong mga gusto. Lagi na lang niya kinokontrol ang buhay ko. Sawa na ako din. Sawa na ako. Hindi ko na siya kaya. I'll take care of you. Buong puso
husong tinanggap ni Darius at Denver si Vanessa sa kanilang tahanan. Bagamat madalas na nanggugulo sa kanila ang ina ni Vanessa, itinuring pa rin ni Darius si Vanessa na parang sarili na nitong anak. Samantala, taong 1998, nang muling manalo si Darius bilang konsehal ng Mandaluyong, ilang buwan makalipas ang kanyang pagkapanalo, isang hindi inaasahang pangyayari ang bubulaga sa kanilang mag-ama. Daddy, si Vanessa po, nakita niyo po ba? Ba, hindi ko nakita. Hindi ba nagsabi kung saan pupunta? Hindi, Daddy. Baka naman may binili lang. Andere. Magandang umaga po. Konsehal, subpoena po para sa inyo. Pwede ho paki-receive lang po dito. Salamat po. What? Is this a joke? What is it, Dad? Subpoena galing sa Department of Justice. Sinampahan tayo ng kaso ni Vanessa. Serious illegal detention, multiple rape, and child abuse? Something tells me na may kinalaman ng mami niya dito. Pinilit si Vanessa ng kanyang ina na magdemanda laban sa amin ni Den. Lumaban kami mag-ama dahil alam namin wala kaming kasalanan. Napatunayang hindi totoo ang mga paratang ni Vanessa laban sa amin. Peke ang binigay niyang birth certificate para palabasin na minor siya. Hindi umabot sa korte ang kaso due to lack of probable cause at sa paggamit nila ng peking dokumento. Inihinto agad ang investigasyon. Naging biktima kami ni Den ng mga kasinungalingan at panggagamit ng mga taong marumi ang intensyon. I love her so much. Inagawa sa atin to. Anak, may mga tao talagang hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Ipagpasa Diyos na lang natin sila. Basta ang alam natin, wala tayong tinatapakan. Alam kong minahal mo si Vanessa, pero just take this as a lesson learned. Alam mo, kailangan din nating alagaan ang mga puso natin. Dad, I'm sorry nagkaroon ng ganitong gulo. Talagang ganyan, anak. Pero isipin mo na lang, natapos na ang kaso. Lumaban tayo at nilinis natin ang pangalan natin. Isipin mo na ganun talaga minsan ang buhay. Gagawa ka ng mabuti pero minsan hindi yun masusuklian. We just have to be strong and keep on fighting. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. I'm sorry po. Kasi pati po kayo nadamay. That's okay din. Ama mo ako at anak kita. Tuwing nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Pati ako damay. Ganun talaga kapag magulang ka na. Kung kaya ko lang naakuin lahat ng sakit na nadarama mo, gagawin ko. Thanks, Dad. Salamat, nandito ko kayo palagi. Ama mo ako. Hindi kita pababayaan at lagi ako nandito para sa'yo. Mapawalang bisa ang kaso laban sa mag-ama, lalong tumibay ang samahan ng mag-amang Darius at Denver. Muling nanalo si Darius bilang konsehal ng Mandaluyong sa ikatlong pagkakataon. Samantala, huminto na si Denver sa showbiz at naging abala sa mga negosyong sinimulan nilang mag-ama. Ang bar na Biker Grill, ang car wash na Bike Spa, at ang die-cutting business nilang Denver Enterprises. Sa paglipas ng panahon, muling umibig si Den kay Joyce. Nagkaroon sila ng dalawang anak na babae, sina Mika at Monica.
Kahit hindi nagtagal ang relasyon ni Nadine at Joyce, masaya pa din ako dahil may mga apo na ako. Lumaki na ang aming pamilya, isang bagay na matagal ko nang pinakaasa. Pero sadyang malupit ang tadhana sa isang amang tulad ko. Tika Bel, yung juice please. Ito na. Dali! Tika Bel, Den, ba't nandito ka? Kala ko ba bibili ka ng stocks para sa bar? Oh, wala lang dad. Gusto kong magluto ng pasta para sa inyo eh. Miss ko na magluto eh. Dad, sarap yan. Please, take a seat. That is linguine, carbonara, parmigiana, reggiano, and prosciutto. Bon appetit, ba? Yaba nga. Parang chef talaga. Mukhang nagpa-practice ka na magluto ah, for someone. Peggy, bago na bang girlfriend? Uy, wala. Ayoko muna magka-girlfriend. Sakit yan. Tsaka... basta. Iniwas mo ng mga babae ngayon, dad eh. May mga anak na ako. Andyan naman kayo. As long as you're here, tandem tayo, dad. Darren Den. Father and son. Brother and friend forever. You're weird today, son. Naninibago ako sa'yo, ba? I'm always weird, dad. Parati mo lang ako pinapagalitan, di ba? Den, huwag ganyan. Den, huwag ganito. Den, alam mo naman kung bakit kita pinagsasabihan, di ba? Tayo na lang dalawa. Ayokong pati ikaw mawala pa sa akin. Dad, malaki na ako. Can't take care of myself. Hindi ako indulto. Yan na naman yung words mo na yan. Wala naman ako sinasabi, indulto ka. Dad, cool ka lang. Joke lang. I mean, I'm just kidding around. Take it easy. Masyado ka naman sensitive. Hello? Oh, anong balita? Talaga? Inatake? Oh, sige, pupunta kami dyan ni Den. Bye. Dad, anong nangyari? Ang lolo Rene mo. Inatake. Patay na daw eh. Ha? Hindi natin talaga kontrolado ang buhay din. Isang araw, okay ka lang. Kinabukasan, wala ka na. Pwede po kaya eh, magbisa lang tayo. Punta tayo doon. Pinapanood kita dati sa Dad's Entertainment. Actually, the moment you walk in, I knew you looked familiar. Well, you still look handsome after all these years, ha? Thank you. Are you bored with me? You don't seem to be enjoying yourself. No. Okay. I'm sorry. Medyo pagod lang ako. It's been a long day. Okay. You want me to drive you home? No, it's okay. I brought my car and my driver's with me. Sige na, let me drive you home. Isa pa, kailangan ko rin ng kausap habang nagde-drive. Please, would you say no to a girl's request? Okay, sige, if you insist. Really? Good. Dad, paano mo amin ako, ha? Okay, Dad. Dad. Oh. You need to unwind a little. You okay? Siguro nga, yun ang kailangan ko. Parang gusto ko ng gulo. Ang ingay. Maulan na ako. Dad. I'm sorry if I offended you kanina. Wala yun, ha. Wala yun. Basta mag-ingat ka lang sa pagdadrive, ha? Text mo ako kung saan ka pupunta, ha? I love you, Dad. I love you, Kunap. Mahal na mahal kita. Anak. Ano? Shall we go? Ayan. Sabi ni Tita, si Mr. B. J. Ayan. Si B. J. Or B. J. Ay, ikaw ba yun?
Kala ko may prater. Ay, buwang adik. Ayan. Dadago, ipakita mo sa kanila kung paano ka kumanta. Ano ba problema ng cellphone na ito? Palagi na mamatay ah. Huwag ka masyadong magalaki, Denver. Malaki na yon. Relax! Ay, no. Tinetext ko lang eh. Talaga hindi ako mapakali. Pakantay muna, Ana. Labis na puot ang naramdaman ni Darius sa biglang pagpanaw ng natitira niyang anak na si Denver. Nanumbalik sa kanyang alaala ang hapdi ng pagkamatay ni Darlene. Subalit sa pagkakataong ito, mas matindi ang sakit dahil isa na siyang amang wala nang matatawag na anak. Everybody knows how much I love you. Everybody knows how much I care. Everybody knows I'm crazy about you. Everybody knows. Denver. Dad! Sobrang nasa kita. Laki-laki mo na. Binata ka na. Then, Darlene, alam ko na lagi kayo nakasubaybay sa akin. Kahit wala na kayo, nandito kayo lagi sa puso ko. Dahil naging mabuti kayong mga anak sa akin, naging mabuti ako, Mama. Salamat sa inyo. Kahit nag-iisa na lang ako ngayon,
Naging buo ang pagkatao ko dahil sa inyo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Bahagi kayo lagi ng buhay ko. Magpakailanman. Darius, hindi ko na itatanong sa iyo kung gaano kasakit. Dahil I'm sure wala pang salitang makapagde-describe kung gaano kasakit yung mawala ng anak. Meron kaming nakakasalamuha dito na namatayan ng magulang. At ang kanilang payo is, habang buhay pa ika ang mga magulang ninyo, sabi nila, no, pakita na ninyo ang pagmamahal sa kanila kasi you'll never know kung kailan sila mawawala sa buhay. Dito baliktad eh. Ano kaya yung mga bagay-bagay na ibibigay mo sa kanila, yung hindi mo na ibigay, yung pinagsisisihan mo na bakit ba hindi ko ginawa yun bago nawala ang mga anak ko? Yung mismong personal na atensyon, maraming magkakataon at maraming sitwasyon na palagi ako nasa ibang bansa. Oo. Ewan ko kung naintindihan nila na ginawa ako alang-alang sa future nila. Nakakapanghinayang dito, Mel, na nawala ang dalawang anak ko. Noong una, kung matatandaan ninyo, nakapagsimula ako, Tita Mel. Dahil alam kong buhay pa si Denver. Pero sa pagkakataon ito, Tita Mel, parang ang hirap eh. Noong huli kitang na-interview, aba, iloko-loko ka sa mga apo mo. Isa pa yung problema yun, Tita Mel. Eh. Bakit? Kinuha po ng... Nang ina? Nang ina, oh. Na hindi naman po kasal si Denver. Ako naman ako, willing na ako ang magpalaki dahil kahit papano naman humimins ako, modesty aside. Oo. Kaya lang, oh, parang ang gusto niya mangyari, kapag nasa akin ang bata, kasama rin siya. Awkward. Hindi magandang tignan, awkward, hindi no? Ba? Oo. Na magsasama tayo. Oo. Kailangan ko yung mga mahal ni Denver na makakapag-ipsan ng kalungkutan ko. Ano-ano yung mga pamamaraan na ginagawa mo? You know, to move forward. Kahit balibaliktarin mo man ang mundo, Darius, you have to move forward, di ba? Hindi pwedeng hindi eh. Don't tell me na nakapako ka na lang dyan. Totoo po yun. Nakapako ka lang? Kasi po parang hirap pong tanggapin, no, na nawala ang dalawa kong anak. Hindi pa rin naman po ako bumibitaw sa itaas. Wala pa akong makitang signs. Nasabihin mo kung ano ang talagang calling sa akin or purpose ng Panginoon. Para kayong baliw, Tita Mel. Oo nga. Na para kang nagagalit. Ano? Oo. Kumatawa ng konti. Nalulungkot. Eh, si Denver ba ay nagpaparamdam sa'yo ngayon? Doon po sa pagbukas niya ng pintuan. Ng kwarto ko. Pinubuksan ang kwarto mo? Oo na. Yung doorknob po. Marami pong mga bagay-bagay na minsan hindi niyo paniniwalaan. Pero I cannot test. Na nangyayari po. Pagka ginaganon ng pintuan mo, anong ginagawa mo? Wala po, nagpaparamdam siya na sinasabi kinakausap ko. Kinakausap mo ba? Oo, ko, kinakausap mo. Sana maligaya ka na dyan. Ito ko, sana samahan mo rin ako. Maiba tayo ng kwentuhan. Eh, bakit pa ikaw hindi na mag-asawa ulit? Ang palagi daw ang panalangin na aking anak na si Denver, huwag akong mag-asawa. Para? Dahil naniniwala na siya, magkabalikan pa kayo yun. Ang mga anak ganun usually. Now that you're alone, oh, are you open to that idea? Kung anong man po naging kagustuhan nila nung nabubuhay sila, hanggang sa bawian ho ako ng hininga, matutupad po yun. Apa, kahingi ka ba ng sorry sa kanya? Napag-usapan ba ninyo? Ibinulong ko na lamang po sa kanya, nakahiga siya sa kanya. Ano mapupulot ng mga magulang dyan sa pinagdaanan mo niya, Darius? Mahalin niyo po ang inyong mga anak. Pagmamahal na sasabihin niyo, hindi kayo matumbasan ng kahit na ang pamana. Ang kinakailangan po, ang pagmamahal, responsibilidad, na maibibigay niyong magandang kinabukasan para sa mga anak ninyo. The moment you get married, isipin ninyo, ginusto niyo ito, handa na kayong humawak ng obligasyon at responsibilidad.
And on that point, Darius, our condolence, bagaman alam kong mapait pa rin, ano ha, eh kami umaasa na sa lalong madaling panahon, makapick up ka na rin, you can move forward and find a new life. Thank you very, very much na pinahintulutan mong magamit namin ang iyong buhay para kapulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga televiewers. Thank you very much. Isang malaking karangalan para sa akin. Ito po ang talagang talang buhay ko. Na masasabi ko, naging open book po ako para sa inyo lahat. Wala po akong itinago. Thank you very much. Maraming po salamat. Thank you too. Itamel, sa GMA 7. Maraming salamat sa iyo. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang investigasyon tungkol sa aksidenteng naging sanhi ng pagkamatay ni Denver. Umaasa si Darius na mabibigyan ng kasagutan at katarungan ang biglaang pagkamatay ng kanyang anak. Bagamat nag-iisa na lamang ngayon si Darius, naniniwala siya na naging buo at makabuluhan ang kanyang buhay dahil na rin sa kaligayahan at pagmamahal na inialay sa kanya ng kanyang mga anak. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang inig natin ay awit.